Jerme, pwede magbisaya ko. I just want to prove to the people that you also understand Bisaya. Your heart belongs to the Bisaya, di ba? Okay. Mayong buntag sa atong unahan ko pagkuhan ng atong bisita si Jerme Moreno na di na yun kapungan eh. Di na lang kumusumpay. Di na yun kapungan. Kamu na lang kibang sabot. Ang atong congressman, Congressman PJ, ang igsoon sa atong gobernur, ang atong maanyag na tinabangon ng mayor, Mayor Lingling, mga konsehal, Konsehal Serbs, Konsehal Dodong, Konsehal Lino, Konsehal Sire, kaninyong tanan ng mga naapektuhan sa pandemic. May buntag ka na to. Si Mayor Isko, nakaibaw sa inyong problema. Kahit tungod lagi, kahit tourism destination area ta, dako kayo og epekto sa inyong panginabuhi ang nahitabo karon. Gani, di yun ikalimot, kamo ng kalisod-lisod. Away, kalisod-lisod niya? Apuros mo na kalisod-lisod? Okay. Dianhe siya para pagpaminaw sa inyong sitwasyon. Magdayalog mo niya. Unya po, siya mupadayag, muhatag sa iyang mga plano kung siya makadaog isip presidente sa Pilipinas. Maunay nga ni agyod siya. Una dako ka na tong garbo o kalipay nga niya ni uban na to si Mayor Isko Moreno. Patagan tos masipang pakpak. O bilin lang kung magdugay kay wala ba mamuari, maminaw na ko. You want to listen our incoming president. Ayan, salamat. Ang atong pinalanggang mayora sa Mualgual, si Mayor Paz Rosgoni. Pakpak na to. Mayong buntag, kanatong tanan. Ang kaninyong tanan. Adi o pag sa ulo nining kabuntagon nga talagsara na mahitabo sa ato ang lungsod. Atong i-welcome nga atong umaabot nga pinalangga nga mayor nga umaabot nga mahimo unyang pangulo sa ato ang tibuok nasod sa Pilipinas, Mayor Isko Moreno. Ang akong atong kauban sa kanunay, ang ako usab nga inyong naamahan sa ato ang lungsod, 18 katuig na, ako ipilang atong kanunay nga atong gitamog o ato usab nga gihatagan o panahon karong buntaga o naghatag o panahon kanato nga ato ang Vice Mayor, Mayor Titing Cabarón. Sa ako usab, sa kanunay, ang atong pinalangga nga congressman, sa ato ang sa Sector District Congressman PG Garcia, sa akong mga kauban, sa atong mga kaubanan sa lungsod ng mga opisyal, mga konsehal, ug labi na ninyo nga ato ang mga kauban kamong mga women's organization, sa ato ang mga fishermen's association, sa ato ang mga island hopping, labi na sa mga dive tour operators o sa mga island hopping nga mga tour guides. Kamo kaninyong tanan, ining buntaga, atong ipadayag o atong paminawon ang atong pinalangga nga umaabot nga Pangulo, si Jerme Isko Moreno. Salamat niyo nga imo kaming gitagaag higayon karong buntaga. Tungod kay kining panahona o karong buntaga, kami makita nimo og unsa gayud ang angkahimtang usab sa Mualbual. Abi ni no mayor og di pa lang pandemya karong panahona, dili ingon ani kadaghan o kagamay nga niya sa imong atubangan karon. Ang among kasing-kasing sa Mualbual og
sa tinibukan siguro sa syudad, sa Subo, kaniya man si Kong PJ, ikaw sa amo, murag amo na gyud nang nakita ngang imuhang lideratura dinhi sa probinsya sa Subo, magauna gayud niining panahon nga umaabot nga piniliay. Among pangayoon ug akong ihangyo sab kaninyong mga kanatong ni akaron nga taud-taud unya, ayaw lang ninyo isulti ang tanan ninyong problema ni Mayor Isko, ha? Kay perte yun ang daghana, puro raba mo, puro raba yung tanan ay problema. Unya, adi ninyo po, ang ako pong ikakuan nga kamod yun, na-excited man yun mo, unya, pagkakita ninyo ni Mayor Isko, ningon na si Mayor Vice nga, wa na, daog na si Mayor Isko, labi na sa atong Women's Federation. Mayong buntag, og welcome, Mayor. Thank you, kaayo. Salamat, Mayora. Karon, ang next na muhatag sa iyang mga pulong, kay dira ni siya guwapo, matinud-anon po ni sa iyang serbisyo, ang Congressman sa 3rd District, Congressman Pablo John Garcia. Sultihan pag-iog ko, Jack. Di na lang akong sulti, kay di na mo akong kandidato dire. Di na akong kandidato dire. Tagam de guay. Katawa, Roger. Sa atong, ako kay na akong natong garbo, nga niagid siya karon dinhi, karong buntaga sa atong pinalanggang lungsod sa Moalboal, no? Ang mayor sa siyudad sa Manila, Mayor Isko Moreno. Sa atong mayor, Lingding, Vice Titing. Sa atong mga konsihal, sa mga tourism workers, mga women's association, sa tanan nga naa dinhi, mga kapitan sa barangay, mayong buntag ka natong tanan, no? Mayong buntag, mubo lang yung kaini, kay nahibaw po naghinam-hinam na mo makadungog kang yorme. No? Ako lang pasalamatan si Mayor Isko, nga atong nakita sa tanan presidential nga nianhin na sa Subo, no? Naabay ni adto gyud sa mga naglisod nga mga sektor aron maminaw kung unsay mga problema, kung unsay mga posibleng solusyon sa inyong mga problema, no? Si Mayor Isko ra gyud. Mao na nga magpasalamat ko niya, no? Na ania siya aron maminaw kanato, no? Karon kita kuyog kaniya makakita og mga solusyon sa atong mga problema. So daghan kay salamat, Mayor Isko, no? Daghan sa salamat ninyo sa inyong pagtanong sa imbitasyon kang magawa. Mayong buntag ka natong tanan. Thank you, Sir Politika. O giila na siyang pinakabatan-o na konsehal, pinakabatan-o na vice mayor, o pinakabatan-o o ika-27th na mayor sa Manila. So, muna siya. Nahuman po niyang iyang tulo ka termino isip city councilor sa syudad. O miyembro usab siya sa city council ni adto nag-edad pa lang siya og 23 anyos. So imagine na sayo siya nagsugod, taas kayo iyang pagserbisyo. So tested ni siya kay dugay na ni siya sa politics og napa ngilngig pud ni siya og credentials kay niadtong 2012, miskwela pod siya sa Executive Education Program sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Usa ka tuig human ini na human usab ni Mayor ang Emerging Leaders Executive Program sa JFA School of Government sa Harvard University. Sa maong tuig, na human usab ni Mayor Isko ang Oxford Strategic Leadership Program sa said Business School sa University of Oxford. Produkto sab siya sa Executive Education Program sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Niadtong 2014, nakadawat pud siya sa iyang Doctor of Humanities on Community Development degree gikan sa Pamantasan sa Lungsod sa Maynila. Isip pag-ila sa iyang 18 katuig nga serbisyo publiko, isip konsehal o vice mayor. So, grabe kayo siya og credentials, but aside ana iyang mga ngilngig na credentials, makaingon jud ta na mobilib ta niya kay perfect example siya nga walay imposible,
kung ang tao pursigido og kamaomo diskarte kay bisag sa kalisod sa kinabuhi, wala jud siya ni give up og ni gahin jud siya og panahon para sa ihang passion sa pagkat-on. And So mga kaigsuunan na akong sugbuhan nun, akong dakong garbo na ipaila-ila kaninyo, siya nga midako sa Tondo, Manila, apan gianak o gipadako sa mga Bisaya nga ginikanan. So Bisaya at heart jud ni si Yorme nga karon gitahasan sa pagtukod usab sa capital na syudad sa atong nasud. The total rockstar, ingon pa ni US Ambassador Song Kim, mga higala, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso! Mahirap bal... ano, no? Nagkabalubulok tot na yun, dila. thank you very much sa airport. Anyway, hi! Hello! Hello! Hi! Maayong buntag. Sa ating minamahal na Mayor, Mayor Paz at Vice Mayor Ting, sa ating mga SB members, sa ating minamahal na Congressman at Congressman PJ, sa ating minamahal na Governor, mamaya magpunta kami sa Kapitolyo, tapos ngayon nag-iikot kami sa bayan-bayan sa, dito sa Cebu, and we are very grateful at appreciate namin yung tulong ng pamilya Garcia na ma-meet ko kayo. Kasi ako gusto ko dumiretso sa tao. Para lang magka-idea kayo, no? Simula nung pumasok ako sa gobyerno, 23 years old pa lang ako, no? Ako ngayon, ano na ako, 47. Parang ayaw niyo maniwala. Hindi ko naman kayo masisisi. Dahil mukha kong 19. Naintindihan niyo na yun. No, ever since, marami Cebuano sa Tondo. Maraming Bisaya sa Tondo. Actually, sa Maynila, para siyang buong bansa. Ilocano, Bisaya, Ilonggo, yan. Kanina ko pa tinitingnan eh. Yung isa na yan, somewhere there, dyan galing ang tatay. San Jose Antique, Panay Island, yan. Katulad ng mga nanay-tatay natin, no, punta sa Maynila, baka sakali, umunlad. Yung nanay ko naman, taga Samar, punta rin ng Maynila, baka sakali, may mapaghari mo nan, nagpangita sila, ako bunga. Yun ang love story nila. Kaya ako yung lumaki sa Tondo, nag-aral sa Tondo. Kaya yung laway mo, iniingatan mo. In fact, laway pala, nakakautang na eh. Ah, sino nautusan ng nanay nila sa tindahan, taas ang kamay? Oh, di ba lahat tayo? Oh. Ano pangalan mo? Jerwin? Oh, Jerwin! Sino na nanay? Jerwin, punta ka doon sa kapitbahay ng kaling nanay. Sabi mo kalahating kilong bigas sa 15 na. Pautangin ka, hindi? Pautangin! Ano puhunan mo? Correct, kasi marunong tayo magbayad. Ang mahirap kapag nagsalita, tinutupad. Tama, mali? Tama. O, ngayon, eto na tayo. Pautangan. Paano tayo magpapautang sa SME? Lalagyan ko ng batas. May batas na nagsasaad o yung Mandanas ruling. Sabi doon sa Mandanas ruling, magkakaroon ng additional na kita. Additional na, additional na kita ang lokal na pamahalaan. Kita, ibig sabihin share. Share sa national wealth. Dadagdagan. So ibig sabihin, hindi magtataas ng buwis ang lokal, pero may extra siyang kita. Kasi nanalo yung Mandanas case o Mandanas ruling. Para maintindihan nyo naman, kwentuhang kanto lang, ha? Para mas madaling intindihan ng tao, may perang darating sa lokal,
extra. Ngayon, yung extra na yon, yun yung gagamitin natin. Lalagyan natin ng menu. Hindi natin papakialaman yung normal na kita ng LGU. Kasi may sarili silang problema eh. May sarili silang alam, kagalingan, pamamaraan. Pero yung sobra, yung bagong pera sa 2022 yung implementa, yung bagong pera, kakargahan natin ng menu. The 30% of that must be dedicated to loan sa mga SMEs. Para yung mga naghihingalo manatili. At pag nanatili yung mga negosyo, protektado ang trabaho. Okay? Dahil ang gusto ko, buhi ug kinabuhi. Yon ang prioridad ng susunod na administrasyon. Buhay at kabuhayan. Doon lang ako nakatuto, wala nang iba. Ngayon, paano ngayon pautangin? Di ba? Saan uutang? O katulad namin, yung ginawa namin sa Maynila, tumakbo ako sa bangko na ang may-ari, gobyerno rin. DBP. Land Bank. Isang katawan, dalawang bulsa. Nagkalipatan lang ng pera. Ganon din sa lokal. Para hindi naman kabahan yung lokal, binibigyan ng garantiya ngayon ng bangko ng gobyerno. At magkano interest na gusto nyo? 3%? Sino pa? 2%? Sino pa? 1%. Sino yun? Yun ang tama. Zero interest. Ba bakit? Hindi naman para yumaman ang gobyerno. Dapat ang tao umangat ang buhay. Di ba yun ang purpose ng gobyerno? Maglingkod sa tao. Tama mali? Tama. Kaya? Kaya. Pwede? Pwede. Posible? Posible. Naman. Uulitin ko lang lagi. Kapag ang leader, may puso. Yung talino, sumusunod na lang. Yung talino, natututunan lang sa libro. Kaya ako lagi, you'll never go wrong with people. Hindi ko kayo mapapayaman. Derechahan na. Hindi kayo tatama sa akin ng loto. Pero sigurado, ang kaya kong gawin, itaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Ang aasahan nyo, yung panatag ka lang, yung meron kang ano, vice, yung peace of mind, mayor, yung wala kang agam-agam, namumuhay ka, pagpasok ng eskwela, ng anak mo, may eskwelahan. Bakunado lahat, naghahanap buhay na lahat, nagno-normalize na lahat. Kayo nagtatrabaho, pag-uwi nyo, may mapaghari mo nan sa pamilya. Yun ang gusto kong buhay. O tapos, pag-aral ang maigiing bata, maayos ang eskwelahan, pag kayo nagkasakit, may ospital. May kakalinga sa inyo. O, hindi ba ganun lang ang gobyerno? Wala namang iba eh. Dapat ang kalsada, katulad nyo, tourist spot, di ba? Alam mo, ba't ako tingin ng tingin? Tansya mo, sino yung nagbabangka rito? Yung hopping, island hopping, taas ulit ang kamay. Ilang kilometro? Tansya mo? 10? 25? 35 kilometers? 35 kilometers to? 29 kilometers. 29 kilometers. Okay, oh. Pwede ba kayo pumunta ngayon doon? Dalawang bagay. Lumamoy ka. O magbangka ka. Tama mali? Tama. Pag may lumamoy ka, ewan ko kung aabot ka doon. Yatap. Ulikat. O, pag babangka ka, toss gas. Tama mali? Turista. Pag-uusapan natin, turista. Kapag dinuktong-duktong natin ang isla, kasi kanina kukwentuhan kami doon sa, ano yun, sa Baliri? Barili. Oh. Sabi ko, bakit yung Hong Kong, tingnan ninyo to ha, Google, i-GMG nyo.
Alam niyo yung GMG? I-Google mo, guwapo. Hong Kong to Macau. 45 minutes sa speedboat. Speedboat, as in mabibili, supercut. Yung mga ganon. Alam mo ginawa nila? Tayo sila ng tulay. Tulay. 50 kilometers. Ilang taon lang. O yung mga tao, tawiran. O yung turista sa Macau, galing ng Hong Kong. Papasyal sa umaga, uuwi sa gabi. Dapat kasi ang... Mayroon magbuhat ng bangko. Dapat kasi may planning. May vision. Kaya kita nyo. Kaya? Kaya. Naman. E Bohol, kaya? Kaya. Kaya. Pera lang yan. May pera ba gobyerno? Mayroon. Yun. Gagastusin lang ng tama. Tama ba? Katulad ko, simple-simple idea ko, bago ako magpagawa ng kalsada, tama yan, tingnan nyo ha, bago ako magpagawa ng kalsada, kain muna. Dahil sigurado ko yung kalsada, pagdating ng alas 12, walang kakalam na sikmura yun. Pero yung tao, pagising sa umaga, absent. Absent ang almusal. Tama? Tama. Oh, ito maganda. Nakatira ng tanghali. Hindi pa dumidighay, iniisip niya kakainin sa gabi. Tama mali? Tama. Yun ang tunay na buhay. Yun ang hindi nila alam na buhay natin. Araw-araw. Araw-araw ng ginawa ng Diyos, niraraos na. Kaya, someday, you will never know. Oh, hindi ko alam kung engineering and feasible yan. Oh, criss-crossing. Yung mga island magdikit-dikit. May awa ang Diyos. Pero for the meantime, basta unahin ko, yung mga nagsara, buksan ulit. Pautangin ng gobyerno, i-revive ng gobyerno. Kung sa COVID-19, nagbibigay tayo ng oxygen, o yung negosyo, bibigyan din natin ng oxygen para mabuhay ulit. Kaya? Kaya. Sigurado kayo naniniwala kayo sa akin. Kasi sagot kayo na sagot eh. Hindi nyo naman ako kilala. O, kilala nyo lang ako sa television. Hindi, magsiyasat kayo. Mas gusto ko magsiyasat kayo. Pero tandaan nyo ito ha. Iiwan ko sa inyo ito. Ang laway ko nasasalma. Ang salita ko napangawak. Kaya iniingatan ko maigi. Yan ang puhunan ko kung bakit ako tumagal sa gobyerno. Correction. Hindi nyo napansin? Muhay ako. Kasi masasayahin ako eh. Ba't naman ako hindi magiging masayahin? Eh, kinakain ko nung araw. Tira ng tao sa basurahan. Buti nga kayo, may daing. May tuyo. Nung araw, para magkalasa, yung bagong in-in na kanin. Yung may gumaganon pa, may tubig pang konti, sasalukin mo na. Bakit? Habang mainit, dahil didildilan mo na ng asin. Lugaw. Parang lugaw, pero medyo matigas. See? Ganon ang buhay. Kaya ako masasayahin. Kaya kayo huwag kayo mawawala ng pag-asa. Oh. Napanood nyo na ba yung commercial? Ako si Isko. Napanood nyo na? Oo. Ang istorya nun, bawat isa sa inyo may isko. Isko ay simbolo ng pagsubok sa buhay. Dahil hindi siya sumuko, nakaraos siya. So lahat ng tao may isko sa buhay. Meron tayong pagsubok, pero huwag tayong susuko. Sa pagdating ng araw, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Bibigyan ko kayo ng gobyernong parang pader na masasandalan ninyo pag kayo'y matutumba. Gobyerno na pwede ninyong asahan at pwede ninyong takbuhan. At gobyerno na iintindihan ang katayuan ng tao. At higit sa lahat, gobyerno tao muna ang nauuna.
Maraming salamat. Mag-ingat kayo. May kaibigan ako. Gusto niyo ma-meet? Si COVID-19. Ayaw? Oh, mag-ingat kayo kasi pag nagkasakit kayo, yung mga anak niyo kawawa naman. Ha? So mag-ingat kayo, may awa ang Diyos, kapit lang. Makakaraos tayo. Ha? Makakaraos tayo. Maraming salamat sa inyo.